umaga, yan din po yung ating bibigyan ng pansin sa ating pong pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kaya kung kayo po'y mayroon ba na nakasulatan, hinigit ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Roma chapter 1, verse 19 hanggang 20 ang ating pong babasahin. Roma chapter 1, verse 19 and 20. At anyayaan ko po kayo magsitayo. Sama-sama tayo magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. We will be reading from Mabuting Balita at ganoon din sa NIV. Basahin po natin ang sabay-sabay ng malakas. Okay, handa na po kayo? Handa na po ba kayo na pagbasa ng salita ng Panginoon? Amen. Kulit po ang ating Panginoon. Ang sabi po dito, ang maaaring malaman, sabayan niyo po ako, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanglibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya, kaya't wala na silang maidadahilan. Sa NIV, basahin din po natin, since what may be known about God is plain to them because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan, maraming maraming salamat po, Ama, na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, na ikaw ay Diyos na marunong. Hindi ka nagkakamali, ang lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa iyong mabuting plano. At nais mo, Diyos, na makilala ka namin ng lubos upang matutunan ka namin pagtiwalaan din ng lubos, O God. Kaya sa oras pong ito, Ama, sa pamamagitan po ng iyong salita na amin pong pag-aaralan, dinadalangin ko po, Ama, na ihanda mo ang iyong bayan sa pakikinig ng iyong salita. Patuloy na ang Espiritu ng Karunungan, O Diyos, ang magpuspo sa bawat isa upang sa gayon ang pagpapalang espiritual na nagmumula sa iyong salita ay tunay nga pong tanggapin at maging pagpapala sa iyong mga anak na iyong itinako sa tahanan mo upang ikaw ay sampahin at patuloy na dakilain sa kanilang mga buhay. Ama, salamat po ng marami dahil ang lahat ng bagay ay pinangyayari mo ayon po sa iyong mabuting kalooban. At alam ko, Diyos, na ngayong araw na ito, ikaw ang dakilang Diyos na magpapahayag ng iyong mabuting plano sa buhay ng bawat isa. Magpakilala ka, Panginoon, sa iyong mga lingkod, na nais pa, Panginoon, na lalo ka pang pakilalang lubos. Ama namin, Diyos, alam kong pinagpala mo na ang iyong salita at pinagpala mo na din ang iyong mga anak na inuna ang iyong banal na kalooban at sinamba ka sa lugar na ito sa Espiritu at katotohanan. Sa iyong kabuhayan, in Jesus' mighty name, po ang aming dalangin sa iyo. Everybody say amen. Makapagunan po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Tulad nga po ng sinabi ko po sa inyo kanina, napakahalaga po na meron tayong tamang pagkakilala sa ating Diyos. Sapagkat ang ating pagkakilala sa ating Diyos ang pagbibigay sa atin ng kakayahan para magtiwalang lubos sa Diyos. Dito po sa ating pag-aaralan ngayong umaga, yan po yung ating bibigyan ng pansin. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na bagamat makapangyarihan, pero pinapakilala niya ang kanyang sarili sa atin para pagtiwala tayo sa kanya. Pakilala natin siya at tayo ay umasa sa kanya. Yan po ang ating Diyos. Ang ating Diyos, bagamat siya ay nandoon sa kalangitan, hindi natin siya nakikita bilang dakilang Diyos, makapangyarihan Diyos. Pero ito po ang maliwanag, mga kapatid, sa ating binasang bahagi ng banal na kasulatan. Pwede nating malaman, pwede nating pakilala kung sino itong Diyos nating sinasamba at pinaglilingkuran. Amen po ba? Diloob o kalooban ng Diyos na ang kanyang nilikha ng mga tao, tayo, ay pakilala natin siya. At ito po yung ating pag-aaralan, the knowability of God. Ibig sabihin, ang Diyos, bagamat siya ay Diyos na makapangyarihan at takila, pinapahayag ng ating binasang bahagi ng banal na kasulatan na pwede natin siyang makilala. Pwede natin siyang
pwede natin malaman ang kanyang kalooban. Sabi nga po dito sa verse 19, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanglibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang pailadahilan. Kaya kapag kakilala natin ang Diyos sa ating mga buhay, ang nagiging resulta po nito ay magkakaroon tayo ng kapanatagan. Kasi ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, alam mo, siya ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Kung siya ang lumikha ng lahat ng bagay, anuman ang suliranin, anuman ang problema natin, sa tingin natin maaaring malaking problema. Pero kung kilala mo na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, ang lumikha ng lahat ng bagay, hindi mahirap pagtiwalaan ang Diyos na marunong at makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Kaya napakahalaga po na maunawaan natin yung katotohanan na dapat kilala talaga natin sino ba itong ating Diyos. Kasi nagpapakilala siya sa atin. So ilan po ang mahalagang katotohanan about the knowability of God? Una po, meron po tayong apat na katotohanan na nais po pong ibahagi sa inyo. And later on, tingnan din po natin, hindi lamang kasi nais ng Panginoon na pakilala natin siya, nais din ng Panginoon na ipakilala natin siya. He wants us to know Him, and He wants us also to gusto niya na sa pamamagitan natin, He made known to others. Kaya ito po yung ating bibigyan ng pansin. Now, ano po yung mga katotohanan patungkol sa Diyos na nais niyang ipakilala sa atin, ipakita patungkol sa ating Diyos? Number one, truths about the knowability of God. Alam natin, God is incomprehensible, pero makikita natin, God is knowable. Pwede natin siyang makilala. Kasi kalooban ng Diyos na makilala siya ng kanyang mga linikha. Bagamat incomprehensible, ibig sabihin, hindi natin malubos na maunawaan sa ating payak na kaisipan kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano ka dakila ang ating Diyos. Pero ganun pa man, ninanais ng Diyos na magkaroon tayo ng pagkakilala kung sino siya. Sabi nga po ng Awit 145 verse 3, dakila si Yahweh at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Bilang Diyos na dakila, hindi natin kayang unawain ang kadakilaan ng Diyos. Pero ganun pa man, yung kadakilaan niya ay magkakaroon tayo ng idea kung gaano kadakila ang ating Diyos. Sabi po sa NIV ng Psalms 145 verse 3, great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Hindi po natin kayang arukin ang kadakilaan ng ating Diyos. Kung ano yung ipinahayag niya patungkol sa kanyang sarili, yun lang ang ating kayang unawain. Pero hindi po natin lubos na mauunawaan kung sino talaga ang Diyos. Ikalawa na katotohanan patungkol sa knowability of God, we can only know God according to what He had revealed Himself to us. Kung ano lang ang ipinakilala, ipinahayag ng Diyos sa kanyang sarili, sa atin, yun lang din ang pwede natin patanggap, maunawaan patungkol sa Diyos. Kaya ngayong passage natin kanina sa verse 19 ng Romans chapter 1, nasabi, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. So yung pagkakilala natin sa Diyos, kung gaano natin siya kakilala, yun ay ayon lang din sa kapahayagan ng Diyos. At ang problema nga lang ay dahil nga doon sa iba-iba ang pagkatanggap ng mga tao sa kapahayagan ng Diyos, kaya minsan parang ang idea, yung kapahayagan ng isa ay iba sa kapahayagan ng iba. Pero kapag tinignan mo siya sa kabuuan, ay iisa siya. Yun nga lang, minsan din, meron tayong mga bagay na hindi agad natin maahagip dahil yung mga bagay na yun ay maaaring malalim na nakaisipan sa iba, yung iba naman ay nasa mababaw pa lang na kalagayan.
Pero ganun pa man, kapag ka itong lahat na ito ay bahagi ng katotohanan patungkol sa Diyos, pag pinagsama-sama mo, iisa ang pakahulugan nito. Lalo na kung ito ay patungkol sa tunay na Diyos. At tulad nga po, siguro iba sa inyo, alam na yung kwento, no? Sampung bulag na pinahipok ng hari, pinadescribe ang elepante. Sapagkat sila ay bulag, so kung ano yung mahipo nila, sabi, hipuin niyo ang elepante at i-describe ninyo sa akin kung ano ang elepante. So yung sampung bulag na yun, kanya-kanya silang bahagi ng hipo doon sa bahagi ng elepante. Ang iba na hipo yung trunk, kaya i-describe niya yung elepante by trunk. Yung iba naman, hindi po, malaki ang gita ng elepante, so on and so forth. Iba-iba ang kanilang description. Sa iba, hindi niya, kasi nga, bulag sila eh. Yung lang part na yun na nahipo nila. Kaya yung iba, yung pagpapakilala ng isang nakahipo ng ganito, hindi yun ang nakanyang nalaman. Pero sa kapuan, bagamat iba-iba ang kanilang report, pero iisa ang kanilang hindi po, elepante. Pagkakaiba yung kanilang description na nakita, pero lahat ng iyon, nagdi-describe sa elepante. So, ganun din ang ating Diyos. Napakadakila ng Diyos na hindi sapat na maunawala siya ng isang tao. Kaya merong mga tao na pinapahayagan ng Panginoon sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang pagkilos, nangungusap ang Panginoon sa iba't ibang kaparaanan, iba siya mungusap sa iba. Pero ang mahalaga, kung kilala mo ang Diyos, alam mo na siya ang nangungusap sa iyo. Siya ang katotohanan na yon ay mula sa Diyos at yun ang tinatanggap mo. Kaya napakahalaga po mga kapatid na maunawaan natin na pagamat ang Diyos ay Diyos na dakila, pwede natin siyang makilala. Hindi nga lang ng lubos na pagkakilala. Katulad ng yung makikilala na natin ng siya ay talagang kilala natin na parang Diyos na tayo. Hindi naman po ganun. We can only know God according to what He had revealed Himself to us. Third thing, the process of knowing God ay tinatawag pong theology. So merong process para makilala ang Diyos. At yan nga po, ang tawag dyan ay theology. Ang salitang theology, galing po ito sa dalawang Greek word, theo and theology, magkasama po sila. Ang ibig sabihin po ay the study of God. Kaya kapag ka ikaw bilang isang mananampalataya, nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, gusto mong makilala ang Diyos, you are a theologian. Hindi po kailangan para sabihin theologian ay kailangan ikaw ay pumasok sa seminary. Hindi. Kung ikaw ay isang anak ng Diyos at gusto mong pakilalang lubos ang Diyos sa buhay mo, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa iyo, ang tawag sa iyo, ikaw ay isang teologian na din. Kaya bilang isang mananampalataya, mahalaga po sa atin na magkaroon tayo ng tama at malinaw na pagkakilala sa ating Diyos na ating sinasamba at tinatawagan. Daw si J.I. Packer po, siya po ay isang author ng isang libro na Knowing God, ito po ang kanyang sabi. Sabi niya, every Christian is a theologian simply by speaking of God. Whatever you say, you become a theologian. So bilang mananampalataya, di ba, nagpapahayag tayo kung sino ang Diyos, pinapahayag natin, pinoprofess natin, ang pagkakilala natin sa ating Diyos. So somehow, sabi ni J.I. Packer, lahat ng mga mananampalataya ay parang theologian na din. Ang problema nga lang, sabi niya, the question is whether you are good or bad at what you are doing. Ibig sabihin, ang problema minsan, mayroong Kristiyano na mali ang pagkakilala sa Diyos, kaya mali din ang pagpapakilala niya sa tao patungkol sa Diyos. Kaya napakahalaga na tama ang pagkakilala natin sa Diyos para may pakilala din siya natin ng tama sa iba. Amen po ba? Kaya natatandaan niyo si Moses nung inutusan po siya ng Panginoon na palayain ang mga bihag na Israelita mula sa Egypto. Anong tanong ni Moses? Anong pangalan ang sasabihin ko?
gusto niyang matiyak na yung Diyos na nagsugo sa kanya ay may pakilala niya ng tama. Bakit? Kasi po sa Egypt, ang Egypt po ay polytheist. Sumasamba po sila sa maraming mga Diyos-Diyosan. Yung salot po, yung sampung salot ay nagre-represent po ng mga Diyos nila. Yung Diyos ng palaka, Diyos ng nik-nik. At kung anong Diyos ang gusto ko sa Egypt, tatanggapin nila, idadagdag nila yon. Kasi nga, and anyone na gusto mong sambahin, tatanggapin nila, gagawin nilang collection as gods. Ngayon, ang sabi ni Moses, nung inutusan siya ng Diyos, sa dami ng Diyos, sabi niya, anong pangalan ang sasabihin ko? Kasi papakilala nga naman niya ang Diyos. Hindi yung mga tao nakilala, may Diyos ng balaka, may Diyos ng apoy, may Diyos ng kung ano-ano. So, anong pangalan ang papakilala ko? Ano sabi ng Panginoon? Sabihin mo, ako, yaong, si, ako nga. I am. Diba, minsan pag nagpapakilala tayo, minsan inuuna natin yung ating designation or yung profession, kaya yung iba, ay, si doktor, tapos yung pangalan. Diba? Minsan parang mas madaling ipakilala yung, sabihin mo na yung profession, kasunod yung pangalan, kasi medyo yung credibility tumataas. Pero ang Panginoon, nung tinanong siya ni Moses, anong pangalan na sasabihin ko, walang anumang binanggit na anumang credibility. Basta sabi lang ng Panginoon, ako, yaong, si, ako nga. Sino ba itong si ako nga? Well, alam natin, itong si ako nga, si Yahweh, siya yung the great I am. Siya ang dakilang Diyos and hindi niya na kailangan ng introduction. Amen po ba? Hindi niya na kailangan itaas pa yung kanyang credibility. Kaya nga, there is power in the name of Jesus. Kapag ginamit natin yung pangalang Jesus, kapag tinawag natin ang Diyos, yung tunay na Diyos, nandun yung kapangyarihan ng Diyos. Pero kapag kamali ang tinatawag ang Diyos, hindi sasagot ang tunay na Diyos. Andyan po ba kayo? Bakit po? Kasi napakahalaga ng mayroong tamang pagkakilala. Kaya, makikita natin na nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng tamang pagkakilala upang maipakilala din natin siya ng tama sa iba. At pagkabat maaari natin makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral o ng theology, pero maliwanag po ang katotohanan na anumang pagsisikap ng tao na makilala ng lubos ang Diyos, hindi ito magiging sapat. Hindi po natin lubos na makikilala ang Diyos. Bakit po? Number four, no theology will ever fully explain God and His ways because God is infinitely and eternally higher than we are. So dahil ito sa patotohanan na finite ang ating kaisipan at ang Diyos ay infinite, siya ay dakila na hindi natin kayang arukin yung kanyang kaluwalhatian at kadakilaan, walang sapat na theology para ma-explain natin ang lubos kung sino ang Diyos. At yan po'y sinasabi ng Romans chapter 11, verse 33. Sabi po, O the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable His judgments and His paths beyond tracing out! Minsan po, hindi natin maunawaan ang kilos ng Diyos. At tandaan niyo po, kapag ka patungkol sa Diyos, ang kailangan natin faith. Kaya hindi senses. When our senses fails, doon lang umapasok yung faith. Pero kapag ka pinipilit natin maunawaan ang mga bagay using our senses, yung mga bagay na spiritual, hindi natin lubos na maunawaan. Kasi yung mga senses, para lang yan sa mga material and physical. Kaya sabi po dito, sa Tagalog po ng Romans 11:33, napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan, at kaalaman ng Diyos. Minsan po may ginagawa ang Diyos na hindi natin ma-explain sa ating buhay. Iba ang kilos ng Panginoon. Eto po, dito po sa mundo, meron po ang kapatid na lalaki, siya po ay mayroong heart enlargement.
At pag nag-apply ka ng trabaho, physically, kailangan ka talaga physically fit. Kaya nag-message po siya sa akin. Sabi niya, "Uya, natuwa-tuwa. Natanggap ako sa ano sa Isuzu bilang dealer yata ng mga sasakyan sa iba-ibang mga lugar dito sa Pilipinas, di ba? Nag-deliver sila ng mga sasakyan. So yun daw yung work na kanyang natanggap. Tuwa-tuwa din po ako kasi talaga nag-aharap din po siya ng trabaho at pag nagkaroon siya ng trabaho, ibig sabihin ay paid for para sa kanya, sa kanyang family. Pero after a while po, siguro mga less than an hour, nag-chat ulit sa akin. Ang chat naman ay, "Kuya, hindi po ako natanggap." Kala ko kasi nung muna message niya, ganun na pagkakasabi, tanggap na. Pero ang sumunod na message, nasabi niya, "Kuya, hindi po ako natanggap dahil yung condition nga ng kanyang puso lumalaki, so hindi pwede, hindi siya nag-qualify dahil doon sa kanyang medical condition." So, napatahimik ako bigla. Paano ko siya i-comfort? Kanina, tuwa-tuwa na, nakiganak na din ako. Pero this time, biglang, eto na, ang iniisip niya, wala na siyang magagawa dahil may problema siya physically, may problema siya sa puso. Pero alam niyo, nilid ako ng Lord na bigyan siya ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At ito sinabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Kung hindi ka man nag-qualify ngayon, ang kinin mo, manampalataya ka, na kayang pagbigay ng Diyos sa iyo nang tatanggap sa trabaho, sa iyo sa trabaho, na hindi magiging problema yung health condition mo. So, ano ibig sabihin nun? Binibigyan ko ba siya ng force ko? Hindi. Binibigyan ko siya ng pag-asa na merong tao na kayang i-provide ang Diyos para sa kanya na magtatrabaho siya na hindi titignan yung kanyang health issue. Pwede po ba gawin yun ng Diyos? Pwede po yun, pero dito sa sanglibutan, sabihin, hindi, dapat physically fit ka. Sa ngayon, yun po yung aming muling naging usapan. Di pa po siya nag-message sa akin kung ano yung kanyang condition sa work. Pero yun po yung aking alam. Ang Diyos na aking pinaglilingkuran, kaya siyang bigyan ng trabaho kahit gano'n ang kanyang condition. Amen po ba? Ano po yun? Faith. Sino po balakpakan po natin ang ating Panginoon? Minsan hindi natin alam kung paano kumikilos ang Diyos. Sabi, napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang kayamanan, ang kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin yan maunawaan. Ang kailangan lang natin gawin, pumaloob sa kalooban ng Diyos. At mararanasan natin ang kanyang mabuting panukala sa bawat isa sa atin. Bagamat hindi natin lubos na maunawaan ang kalooban ng Diyos, nais pa rin ng Diyos na patuloy natin siyang pakilala. Doon sa mga paraan na ipinapahayag niya ang kanyang kalooban sa atin. Kaya yun nga po, as we study God, ay unti-unti nakikilala natin ang Panginoon. Yun po yung dahilan kung bakit po mayroong pag-aaral ng patungkol sa Diyos. Yan po yung purpose ng theology. Ano po ang purpose? To study theology is to get to know God in order that we may glorify Him through our love and obedience. Ang purpose kung bakit nais ng Diyos na makilala natin siya para maluwalhati siya sa ating buhay. Hindi para dumami ang ating pagkaalam patungkol sa Diyos. Marami kasi yung iba kilala ang Diyos sa ano lang, sa isip lang. Pero hindi iniibig ang Diyos. Hindi sinusunod ang Diyos. Sayang po yun. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos, dapat tinuluwalhati natin ang Diyos sa buhay natin. At sinusunod natin ang Diyos sa ating mga buhay. Andiyan po ba kayo? Yun yung merong tunay na pagkakilala sa Diyos. Kaya kung titingnan po natin yung pagkakasunod-sunod, we have to know Him before we can love Him. Kailangan muna na makilala natin siya para yung pagkakilala natin sa Kanya, yun naman yung magiging dahilan para ibigin natin siya. Ang hirap naman na umiibig ka na hindi mo kilala yung iniibig mo. Ang hirap naman yata nun. Pero ang Diyos, kahit hindi natin siya nakikita, pero alam natin siya ay Diyos na dakila, at siya ay Diyos na gusto, ipinahayag ang kanyang pag-ibig sa atin at gusto din na ibigin natin siya. So, bilang mga mananampalataya, yun po yung dapat na resulta ng ating pagkakilala sa Diyos. Kung sinasabi ninyo, nakilala ninyo ang Diyos, dapat ang bunga nito, naluluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Kilala mo siya ng Diyos na dakila, kaya ano man ang ginagawa mo, dapat pinaparangalan mo ang Diyos sa buhay mo. At hindi lang pinaparangalan mo, sinusunod mo siya. Kasi Diyos siya eh.
ang Diyos ay sinusunod. Amen po ba? Hindi katulad ng ating dating mananampalataya. Ako, hindi po ang aking alam. Ang pagkakilala ko noon sa Diyos ay yung Diyos na hindi katulad ng Diyos ng Biblia. Yung Diyos lang ng kaisipan ko. Yung pinipili ko lang yung gusto kong sundin sa Kanya at hindi. Pero nung nakilala ko po ang Diyos ng Biblia, yung Diyos na makapangyarihan, itong Diyos na itinuturo ng Biblia ay Diyos na dapat pala sinusunod sa ating buhay. Pero tingnan niyo po noon ang ating pong buhay. Marami sa atin ay mayroong patotoo na kilala ang Diyos, pero hindi binibigyan ng oras ang Diyos na kilala niya. Marami sa atin, ganun ang ating patotoo. Alam natin na mahalaga ang sumimba, pero ang pagsimba lang ng karamihan ay bigyan, kasal, libing, piyesta, birthday, Pasko, bagong taon. At ang mga ganda pa nito, pag tumating dun sa simbahan, parang nagpapa-attendance lang. Di ba, meron yung sawsawa pag nagsawsaw tayo. Parang sinabi natin sa Lord, yan ha, nakapag-attendance na ako. Pero kung talagang ating titingnan, ganun ba talaga ang pagsamba na dapat natin ibigay sa Diyos na dakila? Yung parang pag lagi tayong nagmamadali. Samantalang, ang Diyos hindi nagkukulang ang pagpapala ng buhay, ng kalakasan. Pero yung parang pag-attend sa gawain ng Diyos, parang ang hirap pa natin ibigay sa Diyos. Samantalang, hindi kanya pinagkukulang sa iyong mga pangangailangan. Yung pasalamatan mo man lang siya sa tatlong oras o mahigit pa, eh minsan nagmamadali pa, tagal naman yung gawain na yun. Kala ko ba, dalawang oras lang, eh tatlong oras na, hindi pa tapos. Pero ang Panginoon hindi nagsasawa sa atin na bigay ang ating mga kailangan, tumunin ang ating mga pangangailangan. Pero pag tayo nasa gawain ng Diyos, ang Panginoon ay parang last option sa atin. Kung talagang kilala natin ang Diyos, iibigin natin siya, paglilingkuran natin siya, sasampahin natin siya, susundin natin siya. Amen po ba? Yun yung merong tunay na pagkakilala sa Diyos. Pero yung nagsasabi na kilala niya ang Diyos, pero hindi niya inuuna ang Diyos sa kanyang buhay, hindi po yan yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Bakit po? Kasi nga po, to know God is to glorify God in your life. You have to love Him with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind. Kaya sabi po dito sa binasa natin, sa verse 19, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. So, ang Diyos na gumikha ng lahat ng bagay, ipinapakilala ang kanyang sarili sa atin. Gusto niya na makilala natin siya para magkaroon tayo ng kaugnayan sa kanya. At para makilala natin ang Diyos, pinahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng revelation or kapahayagan. At dalawa ang ginawa ng Panginoon na kapahayagan ng kanyang sarili. Number one is yung sa pamamagitan ng general or tinatawag nating natural way of revelation. At saka yung pangalawa, yung tinatawag din na special way of revelation, yung kanyang salita, pinahayag niya sa atin. Now, tingnan natin itong paraan ng Diyos ng pagpapakilala ng kanyang sarili para po lubos natin siyang makilala. So, the knowability of God through revelation. Una po, tingnan po natin yung general or yung natural revelation. Kasi po itong Diyos na ating pinaglilingkuran ay nagpapakilala sa atin. Kaya sabi po ng verse 19, balikan po natin yung verse 19 at verse 20. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Paano ipinahayag ng Diyos? Verse 20. Mula pa nang likhain niya ang sanglibutan, ang kalikasang pinakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. So, sa pamamagitan ng general or natural revelation, pwedeng makilala natin ang Diyos kahit wala pang Biblia.
kahit wala pa pong salita ng Diyos, hindi pwede maging katwiran ng tao na hindi ko kilala ang Diyos kasi hindi siya nagpakilala sa akin. Ang sabi ng Bible, lahat ng pwede malaman natin patungkol sa Diyos ay pwede natin malaman even without the Bible. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan po ng creation o pagkalikha. Ang sabi po ng Awit 19:1, pag tinignan po natin yung creation, ito ay sapat na para magpahayag na mayroong Diyos na makapangyarihan. Wala pa pong Biblia na pinag-uusapan, yung pagkalikha pa lang ng Diyos. So creation says that there is God. Ang sabi po ng Awit 19:1, ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. So, kung gusto natin makilala ang Diyos, sino ba talaga ang Diyos? Tumingin ka lang sa mga nilikha ng Diyos. Tingnan mo ang mga ginawa ng Diyos. At ang magiging conclusion mo, mayroong Diyos na makapangyarihan na lumikha ng lahat ng ito. Sapagat alam naman natin na may mga tao hindi tinatanggap ang katotohanan na mayroong Diyos. Mayroong mga tao sa kanilang sarili, mayroong silang sariling paniniwala. At ang kanilang paniniwala, hindi totoo may Diyos. Hindi rin totoo ang Biblia para sa kanila. Pero, creation pa lamang, sabi nga ng verse 20, mula pa nang likhain niya ang sanglibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang mailadahilan. So, ang creation ay nagpapahayag kung anong uri ng Diyos ang ating pinaglilingkuran. He is God, our Creator. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Ipinapahayag ng creation yung walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ng ating Diyos. Ibig sabihin, kung meron kang nakikita ng mga dakila sa ating kapaligiran, merong dakilang lumikha dyan. At para hindi mo kilalanin yung dakila na yan, ay merong problema. Bakit? Kasi itong mismong mga kalikasan na ito ay nagpapahayag na mayroong pakapangyarihan sa lahat. Kaya nga yung Genesis chapter 1 verse 1, napakahalaga po sa atin. In the beginning, di ba? In the beginning, God created the heavens and the earth. Hindi ho kailangang patunayan ng Diyos na siya ay umiinom. Kaya nasulat ang Biblia, hindi po para patunayan yung mga patunayan sa mga kritiko, lalo na doon sa mga nagde-deny kung ang Diyos ba ay totoo. Hindi po siya nasulat ng ganon. Kundi ang Biblia ay nasulat, nagdi-declare. At kapag kaya na i-declare, ang kailangan lang natin gawin, because that declaration comes from God, all we have to do is accept it by faith. Hindi natin pwedeng questionin ang declaration ng Diyos. Because He is the all-powerful God. Kaya nung sinabi ng Panginoon, in the beginning, God created the heavens and the earth, panawalang-paniwalaan natin yun. Bakit? Because God, our Creator, being the great God, meron talaga siyang kapangyarihan para likhain ang lahat ng bagay. Amen po ba? Hindi natin kayang questionin yun. Na sinabi, let there be light. Sabihin natin, salita lang, sinabi lang, let there be light, let there be seas, let there be... Sa pamamagitan lang ng salita, nagkaroon ng lahat ng bagay. Anong ibig sabihin nun? Hindi, hindi kami naniniwala. Kaya mahirap maniwala ang mga tao sa Diyos dahil hindi nila kinikilala na ang Diyos ay dakila at makapangyarihan sa lahat. So yun yung kanyang hindi matanggap, yun yung kanyang hindi mapaniwalaan. Pero kung tatanggapin mo na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay dakila at makapangyarihan, hindi mo kikwestiyonin yung kanyang kaparaanan. Hindi mo kikwestiyonin yung kanyang mga gawa. Bakit? Kasi siya ay Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? At nalulungkot ang Diyos kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Hebrews chapter 11, verse 2 and 3. Ito po ang sabi ng Bible.
at kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Ano yung kinabahagi ng kinalugdan ng Diyos sa mga tao ito? Sabi verse 3, dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanglibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. So, nalulugod ang Diyos kapag ka ang mga tao kahit hindi nakita yung account ng creation. Pero dahil naniniwala ang mga tao na ang Diyos ay makapangyarihan at kaya niyang ligain ang lahat ng bagay, pag tinanggap ito ng tao ng may pananampalataya, sabi ng Bible, kinalulugdan ng Diyos ang mga taong iyon. Kaya hindi po natin mauunawaan ang Diyos using our senses. Hindi natin makikilala ang Diyos using our senses. Kasi sa mga physical na bagay, naka-depende yung ating mga senses. Pero kapag ginamit natin pananampalataya, ano ba yung pananampalataya? Ang pananampalataya ay pagtanggap sa isang katotohanan kahit hindi mo ito nakikita. Pero naniniwala ka na ito ay totoo. Meron tayong pananampalataya kapag ka ang katotohanan na ipinahayag ng Panginoon kahit hindi natin nakikita, pero pinaniniwalaan natin ito. Alam natin mayroong langit. Amen po ba? Alam natin mayroong langit. Bagamat hindi pa natin ito nakikita, pero ipinahayag ito ng Biblia, tinatanggap natin na may langit. So maraming mga bagay na tinatanggap natin nang may pananampalataya, kahit hindi natin nakikita. Bakit? Declaration ng Diyos. Ipinahayag ng Diyos. Kaya tayo naman, ang trabaho po natin, tanggapin lang natin ito by faith. Ngayon, even doon sa creation pa lang, nakikita natin na pinapahayag na mayroong Diyos. Kapag tinignan natin ang creation, creation tells us that there is God. Ano po ang mapatunay? Number one, lahat ng nilikha ng Diyos, sabi ng Genesis chapter 1 verse 24, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Everything that God created, lahat ng yan ay mabuti. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, lahat po ng ginawa niya ay mabuti. Mabuti ba ang Diyos? Kung lahat ng nilikha niya ay mabuti, bakit ngayon yung mga flash floods na yan, mga earthquakes na yan, o kung ano-ano pang mga ano, alam ko ba mabuti ang Diyos? Lahat po, totoo yun. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Pero dahil sa ginagawa ng tao sa kalikasan, dahil sa kasamaan at kasalanan ng tao, ano nangyari sa ating panahon, sa ating mundo? Pumasok ang kasalanan, pumasok ang karamdaman, pumasok ang kamatayan. Yun ay dahil sa kasalanan. Pero nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay ay nilikha niya na pawang mabuti para sa atin. Pero dahil nga po sa kasalanan, ano po ang mangyari? Yan. Ano po ang makikita natin? Creation tells us that there is God. Bakit? Sa creation, makikita natin yung order o yung kaayusan. Pinapanatili ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi po ng Revelation chapter 4 verse 11, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will, they were created and have their being." Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos, pinananatili niya ang lahat ng kanyang nilikha na nasa kaayusan. Tingnan po natin ang kaayusan ng ating universe. Huwag na lang po yung solar system. Ang grabe po. Ako noon ay amazed na ako sa solar system. Pero nung nakita natin ang universe, isa lang pala ang solar system sa mga marami pang mga nag-exist na heavenly bodies sa universe. Pero manghang-manghana ako sa ginagawa, sa kung paano iniingatan ng Panginoon. Pinananatili ang kaayusan ng Panginoon sa ating mundo. Yung arrangement na lang ng planets, kung paano ito ay umiidog sa kanyang sariling orbit, hindi sila nag-uumpugan. Tayo, mayroong mga natural law na sa pamamagitan ng gravity, tayo pong lahat ay nandito po sa kaayusan na ito. May mga natural law na ito po ay binigay ng Diyos, nilagay ng Diyos para sa kaayusan ng kanyang mga nilikha.
Kaya kahit mo wala pa na salita ng Panginoon, pag tinignan lang natin yung nilikha ng Diyos, yung magandang nilikha ng Diyos, yung kaayusan sa nilikha ng Diyos, masasabi talaga natin, imposibleng walang Diyos na lumikha nito. Imposible yung sinasabi ng iba na ano yung Big Bang Theory, na ang lahat ay parang nangyari na lamang by chance. Hindi. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na may hawak ng panahon. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na alam ang kanyang ginagawa. Napakarunong na lahat ng bagay ay nangyayari, napapanatili ayon sa kanyang kapangyarihan. Ngayon ang tanong, hindi mo ba pagtitiwalaan yung Diyos na yan? Na kapag ka meron kang problema, ang Diyos na lumikha ng sanglibutan, hindi mo ba pwedeng itiwala ang iyong suliranin, may karamdaman ka? Hindi mo ba pwedeng ibigay sa Panginoon yan? Yung trabaho mo, hindi mo ba pwedeng sabihin, Panginoon, nilikha mo ang lahat ng bagay, hindi po mahirap sa iyo na ibigay sa akin ang trabaho ito. Kapag kakilala natin ang lubos ang Diyos, mas madali natin siya pagtitiwalaan. Amen po ba? Ano pa po? Hindi lamang He is good. The creation tells us that we have a good God. Na ang Diyos na ito ay mayroong kaayusan sa ating paglikha. Makikita din po natin na ang ating Diyos ay nung nilikha niya ang sanglibutan, makikita natin yung design. Pag sinabing design, may kinalaman yan sa beauty, may kinalaman yan sa variety. Sabihin, itong Diyos na ito na ating pinaglilingkuran, napakarami pong mga iba-iba pong mga halaman, bulaklak, hayop, tao. Ang dami po. Grabe po ang disenyo ng Diyos. Grabe po ang variety ng mga puno. Nagbibiruan nga po kami nila sweet minsan kasi mayroon po kami puno ng mangga doon na dapat po summer lang yun magbubunga. So napitasan na po namin ng summer. Pero ngayon po, nag-start ng August, hanggang ngayon po ay may napipitas muli kami second batch ng pagbubunga niya. Eh, ang tamis po nung puno ng mangga na yun dahil parang galing kay Brother Marcelo, alam mo anong ginawa niyang print, natatandaan mo atin, ito yung pinadala ni Brother Marcelo, pati si Pastor Naibi, di mahilig magdala ng kung ano-ano, nung matikman yung mangga na yun, apa, isang sako, yun. Ngayon, nagbibiro po ako kayla Sweet at kay Ate Days. Kasi imagine niyo po, no? Grabe ang kapangyarihan ng Diyos. Simple lang yun, nakaisipan, pero puno, habang tumatagal, maasin, tapos pag kinain mo ang tamis, saan ang gagaling yung asukal? Parang ako, kung ikaw ay medyo naiv, di ba parang ganun, bakit merong tamis itong puno na ito? Wala namang asukal yung puno na yun, di ba parang, pero pag hindi mo tinignan na merong dakilang Diyos na makapangyarihan na nagpo-provide sa atin, alam niyo po ba na during summer, kaya po merong mga ang prutas natin ay mga juices, mga makatas. Kasi pag panahon ng summer, maraming may ubo. At ang kadalasan na gamot ay itong mga juice na ito. Ano yun? Aksidente? Hindi po. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran is a God na talagang grabe ang kanyang plano, ang kanyang design. At ito po, yung DNA, grabe ang DNA. Noon po ang alam ko, iba-iba tayo talaga doon sa thumbprint natin. Tama po, ano? Pero nung sinabi ng Biblia, na maging ang bilang ng ating buhok ay alam ng Panginoon, kilala ng Panginoon. Hindi ko pa po alam noon yung DNA. Kailan ko lang nalaman na ang buong bahagi pala ng tao, yun yung uniqueness natin, yung DNA. Na sa pamamagitan po ng DNA, bawat isa sa atin ay makikilala. Kaya nga pwedeng laway lang, malalaman, buhok. Alam nyo na sa bahagi ng pagkatao natin, butay-butayin tayo. At pag sama-samahin tayo, gawin tayong giniling. Kaya tayong buuin ng Diyos. At kaya niya sabihin, ang parte na to kay Letty, ang parte na to kay Sinen, ang parte na to kay Dali.
Kasi kilala niya tayong lahat ayon doon sa kanyang ibinigay na DNA sa atin. Kaya sabi ng Biblia, maging ang bilang ng ating buhok, alam lahat ng Panginoon. Imagine niyo, paano mo makikilala ang buhok ng iba, itim. Pare-pare mo makitim ang buhok. O sige, may kulot. Sister Cora, medyo kulot ka. Ay, kay Cora to, kulot. Paano kung pare-pareho na mahahaba? Paano mo makikilala? Tanong ko sa Diyos. Kilala ka ng Diyos. Kasi unique ka sa Kanya. Dahil anak Kanya. Amen po ba? Yun po yung lumikha sa'yo. Kaya huwag mong isipin na ikaw ay aksidente. Na ikaw ay hindi plinano. Mali pong kaisipan yan. You are planned. Kung hindi ka man plinano ng magulang ko, kasi minsan naririnig natin may mga magulang na sabi, ay, aksidente ang anak ko na yan. Wala yan sa plano namin. Pero ang Diyos, nasa plano Kanya. Amen po ba? Hindi ka aksidente sa Diyos. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. At kung gano'n ang pagkakilala mo sa Diyos, special na nilikha ka niya, paglikuran mo siya at ibigin mo siya sa iyong buhay. Ngayon po, sa pamamagitan ng creation, we can know God. Yun yung isang katotohanan. Pangalawa, we can know God through special revelation. Yan, sa pamamagitan ng kanyang salita ng Diyos. Kung kayo po'y pakipukas sa inyong Biblia sa aklat po ng Job chapter 36. Job 36. Pakipukas po ang inyong Bible. Ay, so po, basahin ang sinabi ng Panginoon. Napakahalaga po ng salita ng Diyos at minsan, nababaliwala natin ang salita ng Diyos. Pero pagpapala po ang salita ng Diyos. Sabi po dito, nandiyan na po kayo, Job 36, verse 11. Kung sila ay makinig at sa Diyos ay sumunod, buhay na sagana at payapa sa kanila idudulot. Ulitin ko po, kung sila ay makinig at sa Diyos ay sumunod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y inudulot. So meron pong tinatawag na natural or general revelation, pinahayag ng Diyos na siya ang lumikha ng lahat ng bagay, at kung siya ang lumikha ng lahat ng bagay, pwede natin siyang pagtiwalaan. Now, kung hindi pa sapat yun, nagsalita pa ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pinahayag niya ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang salita. At kung ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita, ano kailangan natin gawin sa kanyang salita? Makinig, sapagkat ang sino mang nakikinig sa tinig ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, ang sabi niya, buhay na payapa ay idudulot. Buhay na sagana at payapa ang idudulot ng Diyos sa nagbibigay ng pansin sa salita ng Panginoon. Andiyan po ba kayo? Kaya napakahalaga po, nais talaga ng Diyos na i-communicate ang kanyang kalooban sa atin. Sa pamamagitan ng creation, pinahayag niya, nilikha ko ito para sa inyo, para makilala niyo ako at magtiwala kayo sa akin na kung paano nilikha ko ang lahat ng bagay, ano man ang inyong problema, kaya kong ibigay sa inyo. Nilikha ko ang lahat, yan pa kayong problema mo, hindi mo maibigay sa akin. Hindi pa rin sapat yun. Nagsalita pa ang Panginoon. Gusto niya sabihin sa atin, papagtitiwala ko ang aking salita. Kaya nung ginawa ng Panginoon, He spoke His word. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sabi po ng Hebrews chapter 1, verse 1 and 2, in the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. Verse 2, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, Siya'y nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos at sansinukob, at Siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. So, the God who created everything, the great God, ang Diyos na ito na lumikha ng lahat ng bagay, ang Diyos na dakila na nagpapakilala sa atin, ipinahayag ang kanyang kalikasan sa nilikha niya. Hindi pa naging sapat yun nang usap pa siya sa atin. Noong unang panahon, nagsalita sa pamagitan ng mga propeta, at itong mga panahon, huling panahon, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ano ibig sabihin ito? Talagang nais ng Diyos na magkaroon tayo ng tamang pagkakilala kung sino siya.
Nung uuna, mga propeta, iba-ibang panahon, ibang pagkakataon, nagsalita patungkol sa Diyos, bahagi lamang. Sino ba ang talaga makapagpapakilala sa Diyos kung hindi yung galing mismo sa Diyos? Diba? Ang mga propeta, pinahayagan ng Diyos kung anong kalooban niya. Pero hindi naging sapat yun. Kaya ginawa, dito muling panahon, sinubo niya na mismo ang ating Panginoong Jesus, ang bugtong na anak, na nakakakilala sa Ama, walang nakakita sa Ama. Walang nakakakilala mo sa Ama, pero ang anak, ipinakilala ang Ama. Kaya, sa panahon ito, makikita natin na mahalaga ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia na nabuo na. Kaya kapag ka ang salita ng Diyos ay hindi ninyo binibigyan ng pansin sa inyong buhay, pwede kayong maligaw ng pagkakilala sa Diyos. Kasi yung iba na walang pasihan, maaaring hindi ko pwedeng haka-haka ang pagkaalam natin sa Diyos. Kasi kung ang pasihan lang natin ay creation, magkakaiba-iba nga naman ang kaisipan. Kaya ginawa ng Diyos, nagsalita na siya sa pamamagitan ng kanyang salita mismo, para ipakilala natin ano ba ang tunay na pagsamba, sino ba ang tunay na Diyos, ano makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano ang tunay na pagsamba? Tinuro sa atin ang tunay na pagsamba ay yung Diyos ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay hindi nakikita, ang Diyos ay Espiritu. Kaya hindi namin pwedeng igiin na sasambahin kita, Panginoon. Gusto ko may larawan para inspired ako. Hindi, ang tinuturo ng Biblia, ng Diyos ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu, at ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi niya na kailangan ng kanyang mga secretaries para tulungan ang Diyos sa gagawin niya. Kung naniniwala kayo na ang Diyos ay makapangyarihan, hindi ka kailangan tumaan pa sa iba-ibang mga tatawagan mo. Kung alam mo na makapangyarihan ang Diyos, sa kanya ka lang tumawag, sapat na. Kasi kung nagtitiwala ka sa iba, kasi yung iba di ba gano'n ang paniniwala? Halimbawa, paggamutan, nagpunta sa doktor, hindi pa naniwala sa doktor, nagpunta pa sa albularyo. Di ba? Naging magka-contra pa ngayon. Nagpunta sa albularyo. Tapos kung ano pa uli sasabihin, basta parang kumalik, may narinig na sasabihin uli, gagawin uli yun. So, hindi siya lubos na nagtitiwala sa doktor. Kahit anong mangyari, basta lang kumalik, kahit na hindi nakalooban ng Diyos, gagawin. Hindi ganun ang turo ng Biblia. Kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, hintayin mo ang kalooban ng Diyos, mangyari ang kalooban ng Diyos, pero hindi mo pwede igiin ang gusto mo. Kaya ganun din sa ating pagtawag sa Diyos. Pinakilala niya kung sino siya sa atin sa pamamagitan ng Biblia, kung paano natin siyang sasambahin, kung paano natin siyang paglilingkuran, tinuro po ng banal na kasulatan. So in the beginning, or in the past, God spoke sa papanong paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya nakita natin, God spoke with Adam and Eve. Nakipag-usap ang Diyos. Nakita natin na nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, pero nandun sa Garden of Eden, nag-uusap sila, literal. May communication. Nakita din po natin ang Diyos, nakipag-usap kay Moses. Yung isang puno na hindi natutupo, lalapit si Moses, nasabi ng Panginoon, Moses, Moses, ang lugar na iyong tinutuntungan ay dakong banal. So, nangungusap ang Diyos. Nangusap din ang Panginoon kay Samuel. Nung bata pa si Samuel, hindi namimili ang Diyos. O sino ang gustong sumunod? Nung panahon ni Samuel, ang mga propeta hindi na nakakarinig ng tinig ng Diyos. Pero naririto isang bata. Ginamit ng Panginoon. Kaya minsan po, alam niyo, ang tinig ng Diyos naririnig natin minsan sa mga bata. Minsan ang mga bata pa magsasaway sa mga magulang. O minsan, lalo na magpapaalala sa gawain ng Diyos. Ah, mga bata, pagka nun, dapat di ba sumasamba tayo ngayon? Eh, si nanay, mas gusto mo nahin ang paglalaba. Mas gusto mo nahin ang magpunta ng wall. Ah, ito yung, itong bata ay alam ang unahin ang kalooban ng Panginoon. Sasawayin na, hindi niya alam na ginagamit siya ng Diyos para sawayin yung kanya mga matatandang nakaalas sa kanya. Di ba dapat nasa gawain tayo ngayon? Ay kung ikaw yung magulang at narinig mo yun sa bata, magpapatigas ka ba? Pagsaway na yun ng magulang ng Diyos. Pagka nagmatigas ka doon, hindi mo pinakinggan ang tinig ng Diyos. Ganun ang panahon ni Samuel. Wala na pong propetang nangungusap sa Diyos.
Kaya ito si Samuel, narinig niya na tinatawag yung pangalan niya, lapit sa kay Eli, tinatawag niyo po ba ako? Hindi, hindi kita tinatawag. 3 times. Eh si Samuel, si Eli, naunawaan niya. May, hindi na ako, pero na sinasabi ang Diyos. At pag narinig mo uli ang tinig na yan, sabihin mo, narito ako, Panginoon. Si Eli, hindi niya na narinig ang tinig ng Diyos. Pero itong bata, mga 2 taon o 4 na taon, naririnig ang tinig ng Diyos. Sinungusap talaga ang Diyos. Bata man yan, ginamit pa ng Diyos ang asno. Imagine niyo, pag hindi pa kayo nakinig sa tao, pag ang nag-message na ay asno, magtakot na kayo mga kapatid. Minsan kasi, nangangaral na, tao na nangangaral, ayaw pang makinig. Aba, pag nagsalita na ang asno, ay huwag mo na lang. Natatandaan niyo po, nung si Balaam, di ba? Mismong asno na. Sino po ang gusto ang preacher asno? Eh, huwag naman sana mangyari. Ano? Gusto niyo pa rin naman makinig sa tinig ng Panginoon sa tao. Amen. Malapakan nga po natin ang ating Panginoon. Pero yun po, ang Diyos po natin ay nangungusap kasi gusto niya i-communicate sa atin ang kanyang kalooban. At kapag ka nagsasalita ang Panginoon, hindi po siya nagsasalita para pasayahin lang tayo. Talagang bilang anak, sabi nga, nagtutuwid siya, nagtuturo siya, nagsasaway siya. Kaya ang preaching, hindi yan para sa entertainment lang. Para bang magka-preaching na, akala ay patawanan na, hindi. Nangungusap, nagtuturo ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang maganda, mga kapatid sa Panginoon, sabi, sa huling panahon, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Pinakilala, sabi nga ng John chapter 1, verse 17 and 18, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng buktok na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Kay Moises, ang dumating daw po kautusan. Ano ibig sabihin nun? Yung kautusan, yun yung mga utos na dapat sundin. Pero nung dumating si Jesus, ang dumating daw sa atin ay pag-ibig. Alam naman natin, Jesus is the Word. And Jesus is the living Word. Ang dumating kay Moses, kautusan, the letter kills. Yung letter, yung kautusan, pumapatay po yan. Kasi nga, yan yung may penalty, may parusa. Pero nung dumating ang Panginoon, hindi parusa ang dinating niya sa atin. Nung dumating ang Panginoon, ang dinating niya sa atin, kaligtasan. Dumating ang Panginoon dito sa lupa, and the Word became flesh. At itong flesh na ito, sabi ng verse 18, o verse 17, sa pamamagitan ni Moises, kautusan ay binigay, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Nung dumating dito si Jesus na nagkatawang tao, hindi para hatulan ang tao sa pamamagitan ng salita. Sabi nga ng Panginoon na parito ako, hindi para hatulan ang tao. Ang aking mga salita ang hahatol sa kanila. Pero as far as the Lord is concerned, alam niya, naparito siya para iligtas tayo. Amen po ba? Naparito ang Panginoon para iligtas tayo sa ating mga kasalanan dahil lahat po tayo ay mga makasalanan. Pero salamat nung dumating ang ating Panginoong Jesus, ibinigay niya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At muling babalik ang ating Panginoon pero hindi na po para magligtas. Darating po ang Panginoon para hatulan yung mga hindi nanalig sa Kanya. Yun na po yung huling pagbabalik ng Panginoon. So, ito po yung ating Diyos. Nagpapakilala siya. Pwede natin makilala ang Diyos. Pero tanong, after na makilala mo ang Diyos, anong gagawin mo? Nagpapakilala ang Diyos sapagkat gusto niya na ipakilala din natin siya. Pero hindi natin may papakilala ang Diyos kung hindi natin siya nakilala ayon sa tamang pagpapakilala niya sa atin. Kaya si Apostle Paul po sa Philippians chapter 3 verse 10, ito po yung naging desire niya sa kanyang puso. Nagkaroon siya ng mas malalim na desire na lalo pang makilala ang Diyos para lalo niyang maipakilala ang Diyos. Sabi niya po, Philippians chapter 3 verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lumusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, pakihati sa kanyang mga hirap, at matulad sa kanya pati sa kanyang kamatayan. Wala po sa slide.
Pero ito pa sabi ni Apostle Paul, nagkaroon siya ng mas malalim pang desire sa kanyang buhay. Kita niya na yung, kung meron man akong desire sa buhay, yun yung lalo ko pang pakilala ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Kung tatanungin niyo po si Apostle Paul, kung titignan niyo po ang laman ng kanyang puso, hindi siya katulad ng ibang mga tao na nabubuhay sa ating panahon, na ang hangarin ay pagmundo. Ang puso ni Apostle Paul, ang hangarin niya ay para sa Diyos. At lalo pa niyang makilala. Sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Paano natin lubos na makikilala ang Panginoon? Gusto niyo po bang lubos na makilala ang Panginoon? Paano natin makikilala ang Diyos? Nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng creation. Pero nitong panahon na ito, nagpakilala na siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero ang tanong, are you reading God's Word regularly? Gusto kang makilala ng Diyos. At gusto niya na makilala mo siya ng tubusan. Pero ang tanong, are you spending enough time studying His Word? Para lubos ang pagkakilala mo sa Kanya. Para pag nakilala mo siya, paipapakilala mo din siya ng tama sa iba. Kasi Apostle Paul, siya yung apostle na nakapagsulat ng maraming mga aklat sa Bible na ating binabasa, 13. Pero ganun pa rin ang kanyang pahayag. Ito ang sabi niya sa Philippians 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang kakilala si Kristo. Kung meron mang desire si Apostle Paul, hindi na yumaman, hindi maging tanyag. Ang desire ni Apostle Paul, that I may know fully my Savior. Sa anong aspeto? Sabi nga niya, makihati, even twisted. Kung kailangan maranasan niya maging yung hirap ng kamatayan na dinanas ng Panginoon, hindi siya natatakot na danasin yun kung yun ay magiging daan para lalo niyang makilala ang Panginoon. Minsan, may mga Kristiyano, medyo nakakaranas lang ng konting pag-uga sa pananampalataya. Minsan, nakakaranas lang ng konting hirap. Lalayo na sa Panginoon. Nakapatid sa Panginoon. Kasama sa pagpapakilala ng Panginoon, minsan ang pagdanas ko ng mga testings, trials, difficulties. Sapagat dyan sa panahon na yan, alam ng Diyos, kapag ikaw ay nasa bottom, na wala ka nang malalapitan, wala ka nang makakapitan, alam niya, tatawag ka sa Kanya. So sa panahon, di ba sa panahon na helpless and hopeless tayo, doon mas lalo nagpapakilala ang Diyos sa atin. Wala dito na nakakilala sa Diyos na siya ay, kilala niya ang Diyos dahil siya ay mayaman na. Bihira. Pero yung taong hirap na hirap, tapos, nagtiwala siya sa Panginoon. Very memorable yung panahon na yun. Kasi doon sa panahon na yun, kung paano siya nagtiwala sa Diyos, hindi niya makakalimutan na sinamahan siya ng Diyos hanggang sa panahon na siya ay pinagpala ng Diyos. Kasi kung kailan, bababa tayo. Kung kailan, bagsak ang ating damdamin. At wala na tayong masusulingan, tumawag tayo sa Panginoon. Kung saan, tinayo tayo ng Panginoon, doon natin siya nakilala kung sino siya sa ating mabuhay. Amen po ba? Kaya huwag niyong tatalikuran ang mga sufferings, mga kapatid. Totoo, hindi tayo tinawag sa pagtitiis. Hindi yan talaga ang tunay na calling natin, pero pinadadaan tayo ng Diyos dyan para makilala natin ang ating Diyos. Hindi natin malalaman that God is Jehovah Jireh kung hindi ka nakaranas ng kawalan. Hindi mo malalaman that God is your healer kung ikaw ay malakas. Hindi mo malalaman that God is your God of peace. Nung ikaw ay hindi makatulog, ang dami mong problema, hindi mo malaman kung ano gagawin mo, pero sabi mo, Lord, tulungan mo po ako, nalilito na po ako, natatakot na ako. And the God of peace, anong ginawa? Yung puso mo, yung kalooban mo, yung damdamin mo, pinayapa. At hindi mo na makakalimutan yung panahon na yun. Kasi alam mo, nung panahon na yun na tumawag ka, tinagpuhan ng Panginoon. Hindi mo wala pa ka natin ang Diyos. Kasi nagpapakilala po ang Diyos sa atin. Gusto niya kasi na pag nakilala natin siya,
may pakilala din natin siya sa iba. Kasi apostle po, as apostle po, yun ang sinabi niya, ang tanging hangarin mo ay naiubat, lubusang pakilala sa Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkakuloy ng pagkakuloy. Sabi po ng Jeremias chapter 9, verse 23 and 24, dito po sa itong last two verses ang akin pong dito po tayo magtatapos. Jeremiah 9:23 and 24. Sabi po sa NIV sa Tagalog, huwag mong ipaghambog o huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na taglay niya, di nang mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Wow! Ito po ay paalaala sa ating lahat. Kung tayo daw po ay magmamalaki, huwag natin ipagmalaki ang ating lakas, ang ating karunungan, lalo na ang ating kayamanan. Kung meron daw tayo dapat ipagmalaki, ano yun? Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ako, si Yahweh, ang gumagawa ng kabutihan, katarungan, at katuwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko. So, kung meron kung tama ang pagkakilala natin sa Diyos, di tayo magmamalaki. Alam nyo, dahil sa galing ko, dahil sa dami kong natutunan, dami kong aral, kaya ito na ako ngayon. Sabi ng Panginoon, kung gusto natin magmalaki, kung kilala natin ang Diyos, hindi tayo magmamalaki para sa ating sarili. Yung mga naabot natin, hindi natin yan itataas. Ang itataas natin, ang Diyos na tumulong sa atin, na nagbigay ng karunungan, na nagbigay ng katagumpayan. Amen po ba? Siya ang ipagmamalaki natin, mga kakaya tayo, may patotoo tayo. Patotoo, hindi para itaas yung mga achievements natin. Patotoo na mayroong Diyos na pinaglilingkuran natin na napakabuti sa ating lahat. Amen po ba? Alam niyo sa ibang gawain, wala pong gawa, wala silang portion ng patotoo. Bakit po? Kasi limited ang oras. Pero sa atin, binibigyan talaga natin ng pansin yun. Kasi sabi nga ni Brother Orly, totoo naman talaga, bawat sandali mayroong ginagawa ang Diyos na dapat natin ipagpasalamat. Ang kailangan lang talaga magkaroon tayo ng mata ng pananampalataya para makita yung ginagawa ng Diyos sa atin. Kasi pag wala kang mata ng pananampalataya, magiging lahat ng bagay pangit sa'yo. Negative lahat ng bagay, pero pag may mata ka ng pananampalataya, nagsarado na. Sa, kaya mo sabihin, ang sinarado ng mundo, kaya buksan ng aking Diyos. Diba? Yung sabi ng Revelation chapter 3 verse 7, walang sino mang makapagbubukas ng anumang isinarad ng Panginoon at ang anumang binuksan ng Panginoon, walang sino mang makapagsasara. Kaya kahit na pagsaraduhan ka ng mundo, pero binukas siya ng Panginoon o kaya buksan niya ng Panginoon sa'yo, mananampalataya ka, ang aking Diyos may magagawa sa aking sitwasyon. Kasi yung Diyos natin pinaglilingkuran, siya ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Kaya hindi tayo pwedeng talunan kapag meron tayo tamang pagkakilala sa Diyos. Hindi po pwede na talo tayo ng tisod. Ang tisod, dapat sinisimay ang tisod na yan. Tinatalunan, pinagtatagumpayan. Hindi natin pwedeng i-justify, ay kaya ako nangihina kasi kay ganito, kay ganyan. Kapag ka ginamit mo, i-justify mo ang tisod sa panghihina ng iyong pananampalataya, ikaw ang talo. Pero kapag dumadaan ka sa mga pagsubok at tumingin ka sa Panginoon, makikita mo, malalagpasan mo yung mga inihaharap na kaaway para ikaw ay bumagsak. Bakit? Kasi kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Sabi, let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches. But let him who boast about this, that he understands and knows me. Kung meron man tayong ipagmamalaki, ay ang Diyos natin ay laging mabuti. Kung meron man tayong laging itataas, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Kung mahina tayo, marami tayong mga limitasyon, ang ating Diyos makagagawa ng lahat ng bagay sa ating mga limitasyon. Yun ang sinabi ng Apostle Paul, for I am weak, but through my weakness, God's power is made perfect in my weaknesses. Yun ang ating patotoo. Amen po ba? Kaya tayo merong lakas dahil merong nagbibigay sa atin. I can do all things. Why? Because God, Jesus, is giving me strength. Kaya yun ang patutukan natin. Hindi dahil tayo ay mahusay,
kundi dahil merong Diyos na lagi po natin kasama. Amen po ba? Know God and make Him known. Lalo mong kilalanin ang Diyos sa buhay mo at ipikilala mo. Ipakilala mo ang Diyos sa iba. Kung paano siya gumagawa sa buhay mo, ipakilala mo ang Diyos. Dito tayo magtatapos sa verse na ito. Napakahalaga na kilala mo ang Diyos. Bakit? If you know God, you have eternal life. If you know God, ang sabi ng banal na kasulatan, nasa tunay kang Diyos kapag ikaw ay nakay Kristo. 1 John chapter 5, verse 20, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Si Kristo ay hindi tao, siya ay Diyos. Tayo ay nasa tunay na Diyos kung tayo ay nasa kanyang anak na si Jesus Kristo. Yes, nagkatawang tao, but Jesus is God. Kaya tayo dumadalangin in His name. Kaya tayo dumudulog sa pangalan ng Panginoon. There is power in the name of Jesus. Kung siya ay tao lamang, ano magagawa ng tao? Pero dahil siya ay makapangyarihan, binigyan ng authority ng Diyos ang mga anak niya na ang sino mong gumamit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Diba? In the name of Jesus, whatever you ask in my name, anong pangako ng Panginoon? Father in heaven will answer. Wow! Bakit? Kasi nga, ang ating Panginoon, hindi lang siya tao. Ang ating Panginoon, siya ay Diyos. Kung paano ang Ama ay Diyos, ang Padre na Espiritu ay Diyos, Jesus Christ is God. Kaya ang sabi, naalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Without the Spirit of Jesus na nagbukas ng ating isipan para makilala ang Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, hindi natin makikilala ang tunay na Diyos. Hindi natin makikilala ang Diyos sa sarili nating paghahanap. Kaya man nakilala ni Peter, ang Panginoon, sabi ng Panginoon kay Peter, kayo, sino ako? Sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Pwede niya sabihin, ikaw ay si Jesus, yun naman talaga ang physical. Jesus, yun ang human name niya. Pero ano pagkakilala ni Peter? You are the Christ. Yung anointing ng Lord ang nakita ni Peter sa spiritual. Kaya mga kapatid sa Panginoon, when we look at Jesus doon sa kanyang tunay na anyo, there is power in it. Pero kapag kakinilala lang natin ang Panginoon na siya yung Jesus, na tao lang, wala talagang power. Ano asahan mo sa tao? Pero ano sabi ni Jesus, ni Peter? You are the Christ, the Son of the living God. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Alam mo, Pedro, yung kapahayagan niyan ay hindi galing sa kapahayagan ng tao. Pinahayag sa iyo yan ang Ama sa pamamagitan ng kanyang Banal na Espiritu. Bakit? Bakit ginagabayan ng Diyos ang lahat ng nagsasaliksik ng Banal na Espiritu para tayong lahat tama ang pagkakilala natin sa Diyos? Para pag tinawag natin at nilapitan natin ang tunay na Diyos, ang nilalapitan natin ay makapangyarihan. Amen po ba? Hindi bogus, hindi powerless. Kung ang pagkakilala natin kay Jesus ay tango lang, powerless. Pero kapag kakilala natin si Jesus, sabi tayo ay nasa tunay na Diyos. Pansin nyo, tayo po na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesus Kristo. At ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So, ang meron tamang pagkakilala kay Kristo, meron tamang pagkakilala sa Diyos. Kasi hindi tayo niligaw ni Kristo para hindi natin makilala ang kanyang Ama. Amen po ba? At ang meron tamang pagkakilala kay Kristo, nasa tunay na Diyos at merong buhay na walang hanggan. Kaya tayo mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, yun po yung ating alam. Meron po tayong eternal life through Jesus Christ. Amen po ba? Gusto mo palapakan po natin ang ating Panginoon. We have to know the Lord more. So desire to know God more so that we can make Him known sa ibang mga tao. Kaya huwag kayong makontento na ang inyong alam lamang ay hanggang doon lang. Continue to seek kung sino pa talaga ang Diyos. Magpakilala pa siya ng lubos sa inyo. Upang sa inyong pagpapakilala sa iba,
pakikilalatin din talaga buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran ayon sa kanyang pagpapakilala sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord, the God that we are serving wants us to know Him more. So mga kapatid, nais ng Diyos na makilala natin siya. At maraming pagkakataon sa ating buhay that God is revealing Himself. Minsan sa pagsubok, nangungusap siya sa iyo. Pero minsan, binabaliwala natin ang pangungusap ng Diyos. Pero totoo, nagsasalita rin siya. Minsan, karamdaman ginagamit ng Panginoon. Kasi minsan, ang tigas ng kalooban natin. Hindi natin mailuhod ang ating tuhod. Parang ang idea natin, ang lakas-lakas natin. Pero once, dumaan ka sa magbibigat na pagsubok, doon mo nababali ang tuhod mo at naitataas mo ang panalangin mo sa Panginoon. Nakikilala natin siya. Siya mismo ang nag-humble sa atin. At doon sa panahon na hinahumble tayo ng Panginoon, nagiging totoo yung ating paglapit sa Diyos. At kapag nakilala mo ang Diyos sa buhay mo, nais din ang Diyos na pakilala mo naman siya sa iba. So, i-share mo siya. Sabi nga, let him that boast of how he understands me. Pakilala natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na aming Ama. Na Ikaw po ay nagpakilala sa amin. Na kapag tinignan namin ang iyong mga nilikha, kapag tinignan namin ang kalawakan, kapag tinignan namin, O Diyos, itong mga bagay na sa aming panahon, sa aming kapaligiran, lahat ng ito nagdi-declare ng iyong glory. Lahat ng ito nagdi-declare na meron talaga makapangyarihang Diyos na dapat namin pagtiwalaan na kung Ikaw, O Diyos, ang lumikha na lahat ng bagay, kayang-kaya mo maging yung aming suliranin. Yung aming trabaho, yung aming negosyo, aming karamdaman. Diyos, kaya namin ipagtiwala ito sa iyo. Nais mo lang ang Panginoon ay talaga magkaroon kami ng lubos na pagkakilala sa iyo. Pinakilala mo ng lubos ang iyong sarili sa amin, O Diyos, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Upang lalo ka namin, sambahin doon sa kalooban mo, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, paglingkuran ka ng may kapakbabaan at kagalangan. Ayon sa iyong salita, may pamantayan ka, Panginoon, kung paano kami dapat mabuhay. Sapagkat ipinapakilala mo ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin. At nais mo na sa aming pagkakilala sa iyo, nais mo din na ipakilala ka namin sa iba, O Diyos. Kaya Ama, sa oras mong ito, sa aming patuloy, O God, na paglapit sa iyong kalooban, Ama, sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, patuloy mo pong ipakilala ang iyong sarili sa amin. Doon sa panahon na kami po ay may mga suliranin, doon sa panahon na kami, O Diyos, ay may mga kabigatan, mas lalo, Panginoon, na makita mo ang bawat isa sa amin na sa iyo nagtitiwala at umaasa ng Diyos. Paalaala mo sa amin na hiwalay sa iyo, wala kami magagawa, na Ikaw ang lakas, Ikaw ang pinagmumulan ng aming buhay at kalakasan. Katulad ni Apostle Paul, matagpuan mo po kami na maaari namin masabi na sa pamamagitan ng aming mga limitasyon at kahinaan, nahahayag ang iyong kapangyarihan. Sapagkat kung kailan kami mahina, ang iyong lakas at ang iyong kapangyarihan ay nahahayag sa amin. Father God, I pray sa iyong mga anak na narito sa aming kalagitnaan, na nagnanais pa na lalo kang pakilala at maipakilala din sa iba. I pray, O God, that you will anoint them, Lord God, with your Holy Spirit upang yung aming pagkakakilala sa iyo ay ayon sa iyong kalooban, hindi sa aming sariling kaparaanan, hindi sa aming haka-haka o kulukuro, kundi ayon sa iyong buhay at pangyarihan salita na ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay,
ng pasimula ni likhapo ang lahat. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ngunit ikaw din ang Diyos na matuwid na nais mo na ang lahat ay magsisi at pagbaliktaob sa iyo. Pakilala mo sa amin, O Diyos, ang iyong mga katangian upang lalo kami, Panginoon, na sa iyo lamang sumandi sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Diyos. Wala na ibang Diyos na tatawagan kami, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ang buhay at makapangyarihan, Diyos. Walang makapapatay sa iyo. Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sa iyo lamang kami tatawag. Ikaw ang aming tagapagligtas. Sinabi mo, Panginoon, ikaw ay laging malakas upang tulungan kami at iligtas kami. Yes, Lord. Salamat sa katotohanan ito. Lilipas ang lahat ng bagay, ngunit ang iyong salita ay mananatili magpakailanman. Kaya salamat, 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 O Diyos. Patuloy ka magpakilala sa amin. Patuloy, Panginoon, na i-reveal mo ang iyong sarili sa amin. Let your, bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy na makilala ka doon sa higit pang pagpapakilala na nais mo, katulad ng desire ni Apostle Paul. Magkaroon kami ng mas malalim pang desire to know you more upang lalo ka naman namin may pakilala din sa iba, O Diyos. Hindi lamang namin sarilinin yung katotohanan na ikaw ay Diyos na buhay at dakila sa amin. Salamat, O Diyos. Ama, sa umaga po ito, nagpapasalamat din po kami sa mga guro, Panginoon, na pinagdiriwang ang buwan na ito bilang pagkilala sa mga guro na humuhubog sa kaalaman, sa karakter, Panginoon, ng mga tinuturuan, mga mag-aaral. At salamat, Panginoon, sa alam namin, Lord, ang mga guro ay talagang hindi madali. Nandun yung sakripisyo. Panginoon, ang ilan sa kanila ay hindi na nga po nagkaroon ng sariling pamilya sapagkat dinibot ang kanilang oras para kabayan ang ibang mga pag-aaral upang makamit ang kanilang mga pangarap. Panginoon, sinasaluduhan at itinataas po namin sa iyo ang mga guro na kinikilala, Panginoon, sa panahon ito. Father God, salamat din sa pagkakataon ito na sa aming kapulungan ay may mga guro kami, Panginoon. Mga guro ng Biblia na nagtuturo sa mga kabataan. Salamat, Panginoon, sa mga lingkod mo, Diyos, na pinalalim mo ang pagkaalam sa iyong salita at ipinapakilala ka ng lubos sa mga kabataan, sa mga maliliit na bata. Panginoon, pagpalain mo ang tagapagturo ng Biblia at maging ang mga guro na kasama namin na ang kanilang profession ay pagturo, Panginoon, sa mga eskwelahan. At salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na nakasama po namin ang aming pong guro. Noong 1975 pa, Panginoon, na naging pasimulang guro namin din siya. Panginoon, salamat kayo makatangay or Cruz, Panginoon, na kayo may atyensa na. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat din po sa pagpapaulak niya na makarating po sa iyong banal na gawain. I pray, Lord God, that you will reveal yourself to me, dear Lord God. Pagpakilala ang Diyos na ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan, na meron kang mabuting plano sa kanya at hindi lamang sa kanya, kundi sa bawat isa sa amin na narito. Salamat, O Diyos. Ikaw ang aming dakilang guro at ipinapasako po namin sa iyo ang aming mga buhay. At alam namin, ang aral mo, Panginoon, kapag ka aming sinunod, mapapabuti kami. Sabagat na sino pang nakikinig sa iyong salita, sinabi na nga ako, Panginoon, ang aming tatamuhin ay sagana at mapayapang buhay. Salamat po sa iyo, O Diyos, sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Salamat sa mga anak mo na inuna ang iyong kalooban. Alam mo, pinagpala mo na po sa iyo. Sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na pagpuri. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.